Hello. Hello po, everyone. Good afternoon. Yes, hello, good afternoon, everyone. Welcome to my crypto session. I hope you had a great day and kumain na kayo siguro nag-lunch, no? Okay, so good afternoon. Yes po, Sir Alec. For tip lang, active tip lang, check niyo po yung message ko, andun po yung mga links na pwede niyo pong i-register as ano nang as part of the credits naman. Under okay cryptocurrency. So paano 'di ba? Magtatakot tayo about cryptocurrency. So lahat naman siguro dito alam na kung ano yung cryptocurrency. So nakita niyo po yung screen ko now. Naka-screen tayo with OKX. So I am partnered and affiliated with OKX.com. So pwede po kayong mag-chat if naririnig niyo ako and if nakikita niyo po yung share screen ko. Okay, thank you. Thank you for the response. Okay. Ngayon, yung screen natin dito is ipapakita ko yung binigay sa akin ni OKX na funds and that's 1,000 USD or in peso, that's ano ba, 56 na ba ngayon? So that's 56,000. So binigay po nila yan sa akin to trade and as part of my portfolio para po makita din po nila yung performance ko. And yes, yung profile now is naka-main ito. So nakita niyo ito yung main ko. May pangalan na mistake po. Pwede ko po yan. Adjust ko lang po yung okay, so yan po yung, ito po yung main account ko. So kailangan ko po mag-switch kasi doon po tayo mag, ito po yung mistake yung sub-account. Ito po yung ginawa ni OKX na binigyan po nila ko ng funds. So for now, ayan po yung funds ko. 188 down po siya from yesterday. That's 1.4 na sana yan eh. 1 week. Ito po yung pinakataas ko. 3. Malapit sa 1.4 yan. Nagkamali ako kahapon. Kasi hindi po ako nag-set ng stop loss. Or siguro nakalimutan ko. Nag-trade ako kagabi. So napag-iwanan ko na sana na bang natutulog. So, take my advice. Do not forget to set your stop loss. Nag-stop loss talaga ako after 400% ROI. Or 400, not ROI. Yes, ROI. 400% of PNL. And isang pair lang po ito. So, supposed to be yung risk ko dyan is like 80% lang. So, nung gumising ako, nakita ko na may 400. Ayun, nakuha yung almost 200 ko. But then anyway, let's maintain the account na still profitable pa rin po siya. And yung last time na nag-withdraw po ako, and this is yung withdraw ko, that's almost
130 or 127% of ROI. So, na-withdraw ko na po ito. Galing po kay OKX. And thank you so much, OKX, for this opportunity na mabigyan po ako ng funds, no? So, if you want to have these funds, you have to contact me, direct me, and you have to build your own community. Okay? So, itakot natin about Bitcoin, no? Cryptocurrency. So, magsiswitch lang po ako ng charts. Wait lang po. Charts, switching stuff. See, you see na yung ano ko po, yung charting. Naka-trading view tayo and ABAX yung coin. But punta tayo sa Bitcoin kasi yun naman talaga yung session natin eh. Yung mag-trade po tayo sa Bitcoin, maghanap tayo ng insights kung ano po yung overview now, yung status now ni Bitcoin. So currently, nasa sell tayo. Na currently, yung bias natin, yung trend line natin is nasa sell side or nasa short side. Welcome, welcome po sa mga bagong pasok. Welcome po. Okay. Bitcoin. Ang init ngayon ng cryptocurrency, tama. Bakit siya mainit? Kasi last time, for a week ago, bigla po siyang lumipad from this part. Dito lang na 2024, so that's January. Kung na-view niyo po yung technical analysis ko last time, that was November ago. And then po yung nag-trade, nakita niyo naman po yung results doon na tumaas po talaga siya after po ng technical analysis. So this is a disclaimer. Kung ano po yung makikita niyo, just in case na magbigay po ako ng signal from here, so take it as risk nyo po yan. So, your risk, your... Ah, nakalimutan ko yung term. Nasa sa inyo yan, ha? Kasi kapag manalo kayo, hindi naman ako bibigyan. Tama. O kung matalo kayo, huwag niyo naman na po akong sisihin. Kasi nag-charting lang po talaga tayo. Ganun naman talaga sa pag-trade. Eh. Meron talagang losses. Hindi naman pwedeng walang loss. Siguro kapag walang loss, edi yung tinatawag natin na trading is madali na lang. So, currently, tatitingin tayo sa long or higher time frame. Yes, possible po si BTC lilipad. Bakit ko po nasabi yon? Pero hindi siya masasabi na agad-agad. But in the long run, BTC will fly. So, trend lines tayo. Ito po yung resistance body and supposed to be and nakita ko nag-break siya. Tingnan natin sa lower time frame if di pa nakita yung ito supposed to be yung ano na eh, yung retest niya. But anyway, yung highlighted sa nakikita nyo is na-break na po yung resistance niya. Yung resistance body at saka yung resistance week. So, so ito yung bagong TA na, yung bagong TA ko. So mag-TA ako for this Bitcoin. Paano pong possible na pwede niyang targeting na price? So nakapag-trend lines tayo. No, kung umaten po kayo kahapon, i-discuss ko rin po yung trend lines.
Ano yung anong tawag dito? Strong bullish candle. Tingnan natin dito. Strong bullish na touch niya dito, possible babagsak siya. In the daytime frame, babagsak. Sell. 4-hour sell. 4-hour sell. Yan. 3 months. Pagtitingin tayo sa 3 months here, it's na-break na siya. Na-break siya. Gagawa po siya ng kanyang retest candle. Ganito yung mangyayari. Break. Break siya. Yeah. Try ko sa golden zone. Something. 1 month. Yung golden zone setups ko, nasa premium ko pala. Check nyo na lang sa chat box yung link. Ang taas ng 1 month niya. Siguro nasa 2,000 ilang years na yan darating yan. Because Bitcoin is future. Future cryptocurrency. Hindi na yan talaga mawawala. Babagsak po siya. Normal na naman kasi yon, kasi pataas pa baba talaga yung market. But yung bottom line here is yung timeline. So if you are an investor, iiwanan nyo lang dyan. Babalikan nyo 5 years or 10 years from now. Yan yung tinatawag na investor. If you are a trader, yung pag-usapan natin, indun tayo sa futures. Kumukuha tayo ng daily profits. Yung investor, interest lang siya yung kinukuha natin as profit. So, kapag trader, if you are intraday, daily, meron kang profit, meron kang kita araw-araw. If you are a scalper, meron kang kita minuto-minuto, oras-oras. So, ano ka ba? So, kailangan yung alamin sa sarili nyo kung kayo po ba ay mag-i-invest sa crypto or mag-trade. Magkaiba kasi yun eh. Magkaiba yung investor, tsaka magkaiba yung trader. Si investor, possible, walang alam sa trading. But, yung ginagawa na niya is nag-trade. Kasi bumibili siya eh. Bumibili na siya ng cryptocurrency. Whereas si trader, ginawa niya talagang activity. Yung pag-trade. Si investor naman, wala lang. Magde-deposit lang siya, hayaan niya niya. Wala siyang knowledge. So later on, magbibigay ako ng coins na possible na pwede nating i-hold. Okay? So, ang taas nito kasi nasa 1 month time frame. So, nasa taas na siya. Take note, yung Bitcoin now, huwag po ma-hype. Huwag po ma-hype. Baka marami po kayong nakikitang Bitcoin price now currently reaches 73,000. Huwag po ma-hype. Pag nakita niyo pong ganon, yung ibang mga newbies na mga ano, sasali na. Just in case, example, ay, tumaas na si Bitcoin, 73,000 na. Bumili kaya tayo. Eh, tapos bumagsak. O yan, tumaas. Nag-pop up yung mga notifications niyo. Marami kayo na nababasa na feedbacks. Tumaas na yung Bitcoin. Nag-deposit ka, nag-spot ka. Ayan, bumagsak. Oh. Tapos maiyak-iyak, talo sa cryptocurrency. Hype ng tawag doon. Na-hype kayo, or na-FOMO. Sumali sa pagpa-hype ng news. Pag sinabi kasi natin, ito yung tip. Pag sinabi kasi natin yung news, tapos na po yun.
So yung gagawin nyo natin, dapat maunahan nyo yung news bago po kayo ma-FOMO. So tingin nyo tumaas na, yun yung common mistakes ng mga traders and investors. Nadadali sa mga news. Kung ano yung nakita nila sa social media, dun na po. Whereas kapag nag-follow po kayo sa akin, kapag pinost ko po yan, before pa po yan nangyari, I mean, before pa po yung TA natin, and then lumabas yung news. So you have to stick. Kailangan nyo talagang mag-research ng mag-research ng mag-research. Kasi pag hinayaan nyo na lang yung news, eh ano ba yung nakikita nyo sa balita? Eh di ba tapos na? Wala namang balita, nagagawa pala ng pangyayari eh. May point naman, di ba? So, may magtatanong, pwede pa bang mag-hold ngayon? Hindi ako makapag-recommend niyan eh. Kaya even I, personally, taas-taas na ng Bitcoin. Hayaan ko siya munang bumaba. Just in case tumaas siya, hayaan niyo. Nahahype tayo sa paglipad ng mga prices eh. Yung mga rates na hype talaga. Hayaan niyo lang. Huwag niyong habulin. Hintayin niyong bumagsak. It depends on your if you know how to technical analysis. So kung magaling ka sa fundamentals, good mas good. O ano yung pag sinabi nating fundamentals? Before pa yan mangyari yung mga news, andyan na yung pag-take nyo ng fundamentals. Kailangan mauna kayo kasi sa fundamentals. As you can see po yung nakita ko, hindi ko alam kung bakit nawala yung chartings ko. Hindi ko alam talaga nawala yung previous charting ko. Pero kung nakita niyo yung sa wall ko po, yung sa Facebook ko, yung mga bitcoins, yung binigay kong bitcoins na mga signals, the Flukey, kung nag-follow kayo, Flukey, the Sol, ano ba yun? Doggy. Yung last ko na pinost doon is bags of doggy. Pag sinabing bags, pwede po kayong mag-invest. Pero, naglagay po ako doon ng disclaimer and na-forgot ko lang kung naglagay talaga ako. Do not all in. Do not all in your funds. Hindi naman pwedeng ubusin nyo lahat or dahil naniwala kayo sa akin, mag-loan na kayo, mag-withdraw kayo ng cash, ipasok niyo yung funds, eh kasi nag-announce si Miss Tech na ganito, mag-bags daw ng doggy. No. For the record, I do not recommend you to loan. I do not recommend you to invest all your funds. I only recommend you to invest only your extra funds. Extra. Yung pwede siyang mawala. Just in case kung mawala talaga siya, hindi nyo siya kailangan. So, extra funds lang po yung ipasok nyo. So, hindi po siya advisable, hindi po recommendable yung all-in, ha? Pero, yes, lahat po ng sinend ko doon, basta mag-follow lang po kayo sa akin, possible. And, last year, if naalala nyo, if you're really a crypto trader, no, nagbabantay talaga kayo ng crypto, if naalala nyo yung way back 2021, and that's May, naalala nyo yung pagbagsak ni Luna. Naalala nyo yung pagbagsak ni Luna, maraming nag-suicide. It's because of, nag-expect sila during those time na mag-bull run. And ako naman, nagpo-post ako sa wall ko. Nag-post talaga ako sa wall na go out. Go out, pull out your funds. Nasa trading view ko pa yan, yung record na yan. So meaning to say, safe kapag may alam ka.
So sila, ubos yung funds. Parang, di ba? Parang kahit anong gawin mo, kahit anong gawin mo, wala eh. Mas more talaga tayo sa height and hindi natin yan makokontrol. So sad to say, Filipinos are more magneting into height. So, kailangan lang po natin dahan-dahan. Just in case you have questions, pwede po kayong mag-send ng message. And if you would like to send any technical analysis, I can read it for you. Since it just was only, I mean, maliit lang talaga yung time ko for now. At yung mga sinasabi kong advices, yun. And yes, you can take down notes, the possible coins na pwede nating i-hold. Possible coins. And sana sa OKX kayo mag-register ha. Kasi yung mga ibabanggit ko ta sa OKX eh. Sir Roger, yung sa gala, oo, yung kahapon pa pala, yung, oh, sige, sige. But for now, i-mention ko yung coins na possible na pwede po natin i-hold for the spot. Again, do not all in. If you experience, I mean, if you already profit, pull out. As long as you're happy. Just pull out. Wala kasing break-even sa spot eh. Hindi kayo pwede mag-break-even doon kasi isang daan lang po yung sa spot. So, if happy na kayo sa 10%, sa 20%, then good. Just pull out as long as nag-profit kayo. As long as hindi pa kayo marunong tumingin ng charts, basta nag-profit siya, tumaas siya, go. Good. So, number one, this is Sol. Sol is the future. Number two is the doggy. Bakit doggy? Matagal na yan si doggy. Si... Ang dami po lang pinapati, eh, sir. okay. Ano yan? Si Sol, si Doggy. Sinabi ko na ba yung Fluky? Si Fluky, tatlo. Yan po yung sa portfolio ko eh. Hold lang talaga ako. Doggy, Fluky. Si Badger. Si Pepe kasi, si 1,000 Pepe, masyado nang mataas. Nag-try din ako mag-spot, but nag-pull out pa ako. Masyado na po mataas eh. Baka bumagsak eh. Si Badger. Si yung Badger talaga, B-A-D-G-E-R. Si Badger. Pwede pa. Tapos si O-O-O-X-T. O-X-T. Yun, si O-X-T. Yung... Hindi ako sure kung gusto niyo si Avo ha. Pero may potential din siya. Again, do not all in. Pwede pong smaller funds. Kapag nag-profits, then you have to pull out. Withdraw nyo na. Lagay nyo na sa wallets. Yun na. Points na po yun. Okay? Excuse me. Sige, sige. Sa gala. Hindi ako sure kung nandito eh. Hindi pa kasi ako nag-renew ng trading view ko. Kasi lately, yun, medyo, eto pala ang gala ko. Okay. Sige, mag-TA tayo. Yung makita niyong TA, yun, nasa strategy ko yan. So, tandaan niyo, higher yan, ha. Higher time frame. Support and resistance, liquidity, demand zone, RBS, so waiting. This is, oh, this is January, so, overall kasi pwede yung nandito yung part. Pwede si Gala.
Pwede naman mag-hold eh, pero babagsak ata to. If babagsak siya, ito naman yung waiting retest niya, yung partner ko. Babagsak siya. Sir, okay ba? Okay ba tan dalawa? Sorry, nahuli ako. Yes. NFP. Trade up po ako, sell position. Gala. Nakasell ka. Oo eh. Pula eh. Month. Hindi siya makita yung bearish. Kapag 4 hour naka-trend line, bagsak talaga siya. It's either here. Ayan, ganun yung mangyayari. Pero, higher time frame, naka-long pa siya. Eh. Goods for long term. Naka-long term siya kasi nakapag strong bearish tayo. Strong bullish. I mean. Yan. Strong bullish. Just in case for strong bullish, I target. Hindi ako mag-target dito. So, that's possible 132% of your spot funds. Lagay ka lang dyan $10. Only invest what you can afford to lose, ha? Hindi yung all-in naman kayo dyan. Tapos pag nasunog, iiyak kayo sa akin. Huwag ganun. Only the extra funds. Extra funds. Yung hindi kayo iiyak kung mawawala. Hindi kayo iiyak kung masusunod. So, possible yung dito. That's long term. But currently, kapag sinabi naman natin current, gusto niyong mag-trade, gusto niyong magka-income agad. So, yung for here, this is for investors. And for the traders, yes, sell, I think is a sell. Yes, magsisell pa siya. Downside. No. Wala akong trades na eh. Kasi kapag ganito yun na nangyari, puro hypes, ang dami na nag-increase na mga coins, lumilipad. Kapag ganyan kasi hindi mo na mabasa yung behavior ng market. For me ha, for me lang. Okay. Sir Justin, very interested ako sa copy trading. Saan ba yan yung copy trading mo? Sa dito ba sa crypto? Ito kasi binanggit ko kanina, stop share. Share screen. Ito po yung account ko. So, yung account ko na binigay ni OKX na may funds, no? Sa mga nahuli ng pasok, so nakapag-withdraw po ako last March 4 ng 1,279. That's almost 130%. So now, sana 400 na to eh. Na nabagsak ako na SL. Hindi pala ako naglagay ng SL. So take it as an advice. Huwag kalimutan yung SL. So yung account ko na ito, naka-link po ito sa main account ko. So yung ginagawa ko, pina-copy ko lang. Pero copy trading. Ginawa ko pong private yung copy trading ko po. Kasi as of now, itong copy trading. Dito yan. Aside from nagka-copy, yung income ko pa dyan, papasok pa sa main ko. Yung share po na 8%. Di ba? Ang ganda. Sinasabayan na lang talaga. So, my copy. So, dito. Naka-private yan eh. Yun. Meron 8%. So, currently, 1.41 yung floating. Yan.
So, as of now, if magtatanong, di pa ko po ako handa magpa-copy trade kasi I have my own explanation for that. Magkaiba kasi yung sinasabay yung copy trading as well as yung nagtuturo. Magkaiba po yung focus at saka yung risk. Eh kasi magkaiba yung, I mean, magkaiba po yung mindset ko kesa sa mindset ng copiers. Since example, I have my own funds naman, mas not to brag naman ah, na medyo mataas kasi yung funds ko. And then I have this copier na nag-invest ng 100 and na-loss po ako ng just 25% sa an example. So na-loss din siya. So you can see there in between the differences is the mindset. Ako kasi sanay na ako eh. Sanay na ako kung na-loss ko po yan, siguro mga next week or the next month, mababawi ko siya. Yan po yung mindset. Sa kanya, hindi. So yung mostly kasi yung mindset na mga investors or copiers, gusto nila agad-agad may income daily. Pag pumasok sila, nag-copy ng 100 USD, gusto nila meron na sila agang $5 a day. So, magkaiba yung focus. Minsan kasi meron mga behavior yung mga copiers na nagde-demand pa. So, I do not recommend myself for you to copy me. Hindi kasi ako makapag-focus eh. I have to focus on my own portfolio. And if you want to check my portfolio, and thus I can tell that I am consistently profitable. You have to check on my website, and that's www.fxroutine.com. So, Sir Justin, meron pong gusto niyo sa Forex, meron po ako master trader na pwede niyo i-copy. Meron din siya my FX book. So, mas maganda din. At nakaka-copy din po ako dun eh. So, kailangan mo talagang i-check kung sino-sino yung kailangan nyo i-copya. So, minimum naman doon is 100. If gusto niyo po yung mag-join sa FAM, meron din. Kapag sinabing FAM, minumerge yung funds. Like 100, 100, meron siyang 500. So, mag-merge yung funds na magiging malaki. Like example, baka magiging 50,000 USD. So, iti-trade ng master trader yun. Yan po yung FAM. So, mag-merge yung funds. So, yun, check nyo lang po yan nasa pinned or nasa chat box yung mga links ko ha. And then you PM me afterwards para ma-assist ko po kayo. Pumasok po sa copy trading. And yes, I have few minutes left more. So, thank you so much. Thank you so much sa nag-attend ng session natin for about the crypto and for the crypto hold again, yung paulit-ulit kong sinasabi na wag mag all in. Please do subscribe my YouTube channel, The Mystic X Trader, and please do share my videos para po na rin po marami po tayong matutulungan. And yes, do not all in and take it as an advice. Do not forget to set your stop loss. Kasi nangyari po sa akin yung kagabi. Akala ko kasi goods eh. So, imbis na 80% lang yung loss ko, nag-400 pa. So, it's okay. It's fine. At least, running profits pa rin po tayo. But, kailangan po talaga natin i-improve yung ganun mga system. Okay? Na huwag po natin kakalimutan. Siguro pagod lang po ako kagabi. Kaya po hindi na po ako nakapag set or nakalimutan ko mag-set ng stop loss. So, yes, again, mababawi naman natin yan later on, next week or whatever. That, as long as hindi po kayo, wala po yung emotions. Hindi po kayo iiyak kasi natalo po kayo. Parang ganun. Parang, aya, yung sasabi mo, ay, hindi ako nakapag-set kagabi ng stop loss. Yun na yung nangyari kanina pag ano ko talaga pagising sa umaga sa pag-open ng account. Pag nakita ko, ha? Hindi ako nag-set ng stop loss. Tinignan ko yung charts. Eh, ang taas pa pala ng ano. So, siguro sa 80% yung stop loss. Well, again, that's life. That's part of the trading. So, okay. Thank you so much. Don't forget to register in OKX. And if you have your own community, build your own community. And baka pwede pa po kayong mabigyan ni OKX ng
free credits ng 1,000 USD funds. And yung profit mo, pwede mo siyang i-withdraw. Okay, thank you so much, iba. And this is Mystic again. Wala na bang ibang alam or i-share kundi pure basics lang. Thank you so much. Bye-bye. Thank you.